pinagpatong-patong niya yung kaso ng tao na walang kaalam-alam, kinakasuhan ninyo. Sasabihin ko nga sa inyo, ako David Ilagan, akong ikulong nyo, ilabas nyo si Francis Leo Marcos para ipaglaban niya ang kanyang karapatan. Magpapakulong ako para sa karapatang pantao ni Mr. Francis Leo Marcos para ipaglaban niya ang kanyang karapatang pantao. Dahil ako hindi naniniwala na itong taong ito ay isang rapist dahil nakikita ko sa kanyang pagkatao ay may puso na marunong tumingin sa kapwa-tao. In God will. Uulitin ko uli, ipakukulong ko ang sarili ko, ilabas ninyo si Mr. Francis Leo Marcos para ipaglaban niya ang kanyang karapatan. At kung siya may pananagutan sa batas, may paglilitisan, kung matalo siya sa batas, tuloy ikulong niyo pa rin ako. Ikulong niyo pa rin ako. Pag natalo siya sa batas na paglilitis na parehas lamang. Kasi hindi parehas ang batas eh. Kasi kapag ikaw'y mayaman, pwede kang magbayad. Aminin ninyo yan. Dahil yan lang ang isang katotohanan. Dahil ang batas, pwedeng mabali, pwedeng matuwid. Ang batas, mag-aral kayo ng batas. Pag ako'y nasa batas, yung mali, pwede kong ikilo. Yung tuwid, pwede kong ikilo. Yung kilo, pwede kong ituwid. Kaya, sana yung mga pinanumpaan ninyo na kayong mambabatas, maging parehas kayo. Diba? Huwag kayong tumingin sa mga mayayaman. Dapat lahat tayo ay pantay-pantay. Ako'y nagpapasalamat kay Mr. Francis Leo Marcos sa kanyang pagtulong sa kapwa dahil sa ay makatao. Ang ipinaglalaban ko dito ay karapatang pantao. Dahil hindi pa siya napatunayan sa batas na siya ay nagkasala, pero siya ay inyo na siyang hinuhusgahan. Uulitin ko pa ba uli yun? Hearsay. Hearsay. Sabi-sabi lang. Uulitin ko uli. Magpapakulong ako para kay Mr. Francis Leo Marcos, ilabas ninyo siya para ipaglaban niya ang kanyang karapatan. At kapag siya'y natalo sa paglilitis na kanyang kasong hinaharap, isama niyo pa rin ako sa kulungan. Handa akong makulong. Dahil nakita ko ang kanyang kabutihan galing sa puso niya. Wala akong iba pang masasabi dahil masasabi ko lang, huwag niyo ipagpatuloy ang mga maiitim na budhi ninyong balak sa isang taong matulungin sa kapwa-tao. Dahil ang ginagawa ninyo sa ngayon ay hindi makatao. Aminin na natin, kayo na lang ang mag-analisa. Kapag mahina ang abogado, leche ka, sisipain kita. Di ba? Ganun yun eh.
Dahil hindi ka pwedeng ipagtanggol ng isang abogado na pwede rin, hey, back off. Kaso to ni general eh, kaso to ni governor, kaso to ni congressman. Oh, ganun ba? Kawawa naman yung nasasakdal. Nakulong dahil walang kasalanan. Totoo lang yung sinasabi ko. At kung kayo galit sa akin sa mga sinasabi ko, sasabihin ko ulit, wala akong pakialam. Dahil opinion ko lamang yan. This is my privilege to speak and express my opinion. And if you disagree with my opinion, so be it. This is my opinion. Be open-minded. Hindi ko ikinahihiya kung maging sino ako. Dahil ako isa rin taong katulad ninyo. Pero lumaban tayo ng parehas. Hindi yung kayo puro tulad yung nakita ko sa video, mga inutil kayo. Inutil dahil na-inquest nyo na yung tao, na-imbestigahan nyo na sa pangalan niya. Pinapaulit-ulit nyo pa ang tanungin kung anong pangalan niya. Mga inutil kayo, na-record nyo na yun eh. Di ba? Bakit uulitin nyo pa uli yung naitanong nyo na? What kind of investigation you have in your National Bureau of Investigation? Uulitin ko ulit, ikulong ninyo ako, ilabas nyo si Francis Leo Marcos para ipaglaban niya ang kanyang karapatan pantao. Para makita natin kung sino talaga ang kalaban niya. Kahit pa ako, bitayin ninyo. Bitayin ninyo ako. Magpapabitay ako sa inyo kung mapapatunayan ninyo na si Mr. Francis Leo Marcos ay nagkasala sa batas na kanyang dapat panagutan. 14 years ago, may batas, totoo yan, may batas, pero pinagpatong-patong nyo ang kaso niya na wala siyang kaalam-alam. Dahil sasabihin nyo, may lumabas daw. Kawawang nila lang. Tsaka uulitin ko uli, sa mga taong nagagalit, sa mga YouTuber, sa mga vloggers ni Mr. Francis Leo Marcos, huwag ninyo silang awayin. Wala kayong pakialam kung ano man ang kanilang ginagawa. Hanggat hindi nila nilalabag ang batas ng social media, follow the guidelines of the community guidelines set up by the YouTube and set up this Facebook, that's their responsibilities. And however, whatever you posted in your social media, you are responsible. Like me, this is my responsibility. This is me. I will not involve anyone. But this is my freedom. Lahat pinupunan ninyo, pinapasama nyo ang maganda, pinapaganda ninyo ang masama. Di ba? Ganun yon. Kaya dyan sa Pilipinas, marami na ngayon magagandang babae dahil yung mga plastic surgery, di ba? Parang ganun din. Pasensya na kayo, isang halimbawa lang yan. Huwag nyo po ikagagalit sa mga kababaihan.
Patunayan po natin sa batas, litisin po natin ang nasasakdal kung kinakailangan, pero wag po natin pangunahan ang batas, wag po natin husgahan. Sabi ko nga ho sa inyo, ako magpapakulo, magpapabitay, ilabas si Francis Leo Marcos para ipaglaban niya ang kanyang karapatan pantao. Dahil ang ginawa ninyo sa kanya, kinondena ninyo ang kanyang karapatan. Don't condemn the rights of the human. Don't let anyone to condemn your rights. Fight for your rights. Hindi ko kayo maintindihan, at kung hindi nyo rin ako maintindihan, so So may sasabihin ako sa inyo, bawat isa, you cannot call a person a criminal without proper trial in the court, and if he is determined to be guilty beyond a reasonable doubt. A conviction is the outcome of a trial when a criminal defendant is determined to be guilty in order to have a successful conviction. It must be determined beyond a reasonable doubt that defendant is guilty. If there is a jury trial, there is a certain number of jurors that are required to convict a defendant, which is varies depending on the regional trial courts. So, nakakalungkot. Ulitin ko uli. Kung sino man ang may hawak sa kaso ni Francis Leo Marcos, sana walang bayaran. Ako, handa akong magbayad ng isang international lawyer para maging patas ang laban sa kaso ni Mr. Francis Leo Marcos. Tawagin nyo na rin akong inutil, estupido. Pero ako, lumalaban ako ng patas. Hindi ko masisikmura ng isang taong may puso ay basta na lang isasakdal sa isang walang kasalanan na napatunayan. Patunayan nyo muna ang isang katotohanan bago nyo siya isakdal. Ganun lang ang aking opinion. Kung ayaw nyo ng aking opinion, bahala kayo. Wala akong magagawa. My opinion and is my privilege is under the constitutional law. It's a privilege for me to speak and to express what is the knowledge of my mind. So anyway, magandang umaga sa inyo mga kaibigan, mga inutil, magandang umaga ni sa inyo lahat. Ulitin ko ulit, mga inutil pa rin kayo, mga, hoy, Erwin Tulpo, Deo Makalma, Lechika, dadalo-dalo ka pa sa, kunyari ka pa, dadalo sa NBI. Anong gagawin mo doon? Manghihingi ka lang kay Vic Lorenzo ng mga, kung ano-ano. I can't believe you're a piece of shit. Deo Makalma, you're a piece of shit. Percy Lapid, you are a piece of shit. Erwin Tulpo, I respect your brother, Rapi Tulpo, parehas. Kaya, bagay, magkapatid nga kayo, magkaiba naman ang ugali. Kaya, okay lang yun. I respect to the people who to be respected. Ako, tawagan niyo akong kabayo. Sige. Sisipain ko kayo. Alright, sige. Okay. Magandang umaga.
Paalam sa inyo lahat mga kaibigan, to all the vloggers of Francis Leo Marcos. Give it up, give it up. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta kay Francis Leo Marcos. Ipaglaban natin ang katuwiran. Ang nararapat na karapatang pantao ay paglaban. Mabuhay kayong lahat. Pagpalain sana kayo ng ating poong may kapal at sana ay huwag kayo magkamera ng problema sa inyong buhay. Kaya mahirap ang maging mahirap dahil apak-apakan lang tayo ng mga mayayaman. Pero ang kilala kong mayaman, naging mayaman challenge, Mr. Francis Leo Marcos may puso. Maraming salamat po. David Dilaga, magpapakulong ako para kay Francis Leo Marcos. Magandang umaga, Pilipinas.